Good day everyone. Welcome back sa aking channel of Motovlog. So ngayon ay pag-uusapan natin ang flyball combination. Yung mga theory about flyball combination. So pag-uusapan natin kung tama nga ba yung mga magkukumbine tayo ng flyball para makakuha tayo saktong arangkada at top speed ng ating motorsiklo o ating scooters. So simulan natin. Ako ay meron akong scooter na Honda Beat Fi version 2. So ang stock flyball niyan is 15. Yung iba nagpalit sila ng flyball na mas magaan para mas malakas yung arangkada. So bakit nga ba ganyan, no? Kapag mas malaki kasi yung variator natin o yung flyball natin, mas malakas umangat yung ating belt from first gear to fourth, for example. So kasi continuous variable transmission siya. So ibig sabihin continuous lang siyang paangat hanggang makuha niyang pinakatap. So yun ang trabaho ng flyball. Ang trabaho ng flyball ay binibigyan niya ng weight yung ating pulley para umangat yung ating belt. So mas malaking timbang, mas mabigat na timbang, mas malaki ang chance na mas mabilis siyang umangat. Kung mas maliit ang timbang o mas magaan, mas may konting delay sa ating transmission. For example, yung ating flyball is stuck. So example, umaangat na siya within 5 seconds na pagbirit natin ating motorsiklo, aangat na yung belt to the top in 5 seconds. So kung palitan natin ng mas maliit na flyball, yung ating belt is merong delayed from 5 seconds, example, from 5 seconds to 10 seconds bago siya mag-shift into top gear. So may konting delay. Kaya napifeel natin na medyo mas malakas yung arangkada natin motorsiklo kung mas mababa ang timbang ng flyball kasi merong konting delay. For example, kung nasa third gear ka na sa stock na flyball, nag-stock ka dito sa first or second gear, so mararamdaman mo yung galit ng motorsiklo mo, yung pagpiga mo lang, ramdam mo na agad yung RPM na malakas kasi nagbibigay ng mas mataas na RPM bago mo ma-reach yung pinakatap ng ating belt. So kung stock na bula naman, mas malakas siyang umangat. So kahit konti pa lang yung RPM na nabibigay ng ating pulley sa pag-ikot niya, mas mabilis siyang umangat. Ngayon ay pag-uusapan natin yung wrong theory about combination, flyball combination. Yung iba nagkukumbine ng, example, 13 at saka 15 gram. So, yung 13 daw, yung mas magaan na bola, magbibigay ng arangkada. Tapos, yung malaki naman na bola, or mas mabigat, ay nagbibigay ng top speed, which is very, very wrong. Kasi, ang pag-ikot ng pulley ay nakadepende yan sa RPM. No? RPM. At tapos, ang pag-angat naman ng ating belt ay nakadepende yan sa flyball. Ang bigat ng flyball. So, mas malagaan na flyball, mas kunting delay yung pag-angat niya, mas mataas yung RPM, kaya ramdam natin yung lakas ng makina. So, hindi lang flyball ang nagde-decide para umangat yung belt. Nandun din yung clutch spring at saka center spring. Sa next video natin ay i-discuss naman natin yung mga RPM, mga swak na RPM para sa ating scooter. Pero sa ngayon is flyball muna. So let's go back to flyball. Ang flyball combination na sinasabi nila na mas maliit magbibigay ng arangkada at yung mas malaking timbang o mas mabigat nagbibigay ng top speed. Very, very wrong. Kung i-combine mo yan, kapag nagbibigay ng RPM yung ating pulley, ang total weight ang kinakailangan niya para bumuka yung pulley at umangat yung belt. Yung bula ay nasa gitna. Ang unti-unti siyang bumubuka o
ipinupush niya yung pulley para umangat yung belt dito. So, example, 13 grams times 3 equals 39. Tapos, 15 grams times 3 equals 45. Kapag i-combine natin yan, is 84. So, useless yung ating combination kasi 84 is total weight yan ng 14 times 6. No? 14 times 6. So, mas mainam na lang na ginawa mo na lang yung 14 straight. 14, anim na 14 grams yung ply ball mo. Kasi sa pag-ikot yan, walang pinipiling bigat yan eh. Mas maganda kung straight ka para balance talaga yung bigat na nasa loob. Kasi ang binabasihan sa pagbuka ng ating pulley is yung total weight ng anim na manabula. Hindi nakabase sa mabigat yung isa o magaan yung isa. Dito muna ako, angat muna yung para pang arangkada. Tapos uuna na yung pinakamabigat na bola para mag top speed. Which is wrong. Sabay silang aangat. So, kahit magaan to, mabigat to, sabay silang aangat kasi same lang yung slot ng ating fly ball. At the same time, the same lang yung size ng ating fly ball. Ang pinagkaiba lang nila, yung bigat. So, yung slot nito, kapag dadaan na yung bola dito, yung mabigat, hindi yan na yung mabigat at susunod na yung magaan. Sabay silang angat kasi same lang naman yung gaano kalaki yung kanilang slot. So, pagbigay ng RPM ng ating pulley, angat sila lahat. So, nakabase pa rin yan sa total weight sa lahat ng fly ball na binigay mo. Eh, marami nagtatanong, anong magandang kombinasyon ng fly ball? Nakadepende yan sa bigat ng rider. Para sa akin, mas mainam talaga yung straight na bola para same sila. Balansi sila sa loob. Kasi wala namang pinagkaiba eh. Aangat sila sabay-sabay. Mabigat man o magaan. Ito yung dalawang bola. Ako yung muna kasi ako yung mabigat. Ako yung susunod na ako kasi mas magaan ako. Which is wrong. Kasi sabay lang talaga sila. Kasi yung daanan nila is the same. Kapag bumuka dito, kasi dumadaan na yung mabigat, dumidiin yung, din yung magaan. Kasi same lang naman yung gano'ng kalaki yung fly ball as same lang din yung slot nila papunta pataas. So, ang total weight nila paikot, yung binabasihan sa pagbuka ng ating pulley para umangat yung belt. At syempre, sa tulong ng clutch spring at center spring para ma-reach yung pinaka-maximum na torque niya o RPM niya. So, para sa akin, stock pa rin yung maganda. Pero sa sunod na video ko, try ko din yung 13 gram at saka clutch spring na 1,000 at saka center spring na 1,000 RPM. Kasi para makapagbigay tayo ng comparison about stock at saka yung pinalitan na. Kasi yung RPM eh, sinasabi na mas mataas yung RPM, mas matigas yung spring nila. O nangangailangan sila ng 1,000 RPM bago dumiin yung spring. Same din sa ating fly ball. Mas magaan yung fly ball, mas malakas yung, daming ikot ang ating pulley bago siya umangat. Kasi magaan lang siya. So kung nakastack naman kayo, is 15 gram yung stack ng ating Honda Beat or anumang motor na yan, kung stock naman yan, is mas mabigat talaga yan. Kung mabigat yan, kahit kunting RPM pa lang ang binibigay ng pulley, umaangat na yan siya kasi mas mabigat yung pagbuka niya. So mas madali siyang bumuka. Kunting RPM lang, umangat na yung bola at saka yung belt, nandun na sa pinaka-top gear. Sobrang laki ang tulong ng fly ball sa pag-ikot ng ating pole. So, kailangan talaga ng proper computation, nakadepende sa weight ng rider, at saka kung may sakay ka, may angkas ka, nasa city driver lang, mas maganda talaga yung stock lang. Kasi, mas matipid sa gas, so, hindi naman tayo racing everyday. Kung lalo na, kung nag-work tayo everyday, mas mainam pa rin na nakakatipid tayo sa gas. Kasi guys, mas maliit or mas magaan na fly ball, mas matakaw sa gas kasi nga mas
maraming RPM ang binibigay niya or rounds per minute bago maabot niya ang pinaka-top. Kumpara sa stock na bola, city driving lang tayo, mas mainam pa rin yung stock lang na fly ball. Lalo na pag long ride, no? Pero kapag medyo matirik naman yung daanan natin everyday, pwede tayong mag-adjust into mag-aano bola. So, sa sunod na video ko, I explain ko yung about sa center spring at saka clutch spring. Disclaimer lang pala, hindi talaga ako experto about sa scooter, pero nag-study ako about kung paano o ano ang dapat sa, kung marunong ka lang mag-drive, hindi mo alam yung mga kahit kunti lang na mga adjustment ng motorsiklo mo or mga replacement, labas ka ng labas ng pera. Kunwari, naputulan ka ng belt, hindi ka marunong magbaklas ng panggilid, so wala. Babayad ka na lang ng labor, andyan ka na lang. Drive ka lang ng drive, wala ka lang kahit kunting alam man lang sa mga ating motor. So ako, hindi ako mekaniko, hindi ako eksperto, pero nag-study ako about sa mga kunting bagay lang, kahit sa panggilid lang ng ating scooter. Para naman, meron tayong, kung kunwari meron tayong aberya, is meron tayong magawa para sa ating motorsiklo. Hindi tayo mag-antay na lang ng tulong ng iba. No? So, about sa mga internal parts sa mga ating motorsiklo, so kailangan pa rin talaga yung mga experts na. So, yung mga panggilid lang, pwede naman natin yung pag-aralan, pero dapat lang talaga, pag-aralan natin, hindi tayo padalos-dalos na kaya ko to, pero hindi naman kaya. So, ganyan lang. So, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe to my channel. And also, click the notification bell para magiging updated kayo sa sunod na video ko. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.